Magandang hapon mga kauturan. May hapon. Malipay ko nga gyari may kita sining hapon nakatipon gyari kita sa ikatatlo naton nga halintang sa psychosocial development sang bata nga nagapaindaron ang bata makuturan tatlo tugtog lima katuig. Ini siya matuturan nga stage amo ni siya ang mga preschoolers. So, may hari kita diri nga teachers diri sa preschool. Ato lang tawon kung ano ang development process, kung paano nato ma-integrate ang natawag nga learning sa Ginoo, ang na-learning about God, kung paano ini siya mga utod ma-integrate nato. Now, sa sining stage, may ara nga isyong atong ikatakol mga kauturan, kung makabenan, amun siya katawag nga initiative versus guilt. Kung amun ini ang overview sa atong presentation, sa sining psychosocial development, ang iya dirang a crisis, mga kulturan, is initiative versus guilt. Tag, ang main question sa bata, though nga hindi iya na i-verbalize, but sa likod siya panguna-una o utok, amo ina ang motivating factor nga nagahimo sa mga butang nga magasiling siya. Am I good or bad? So, I am good or bad? Depende mga kulturan sa interaction sa tao nga nagapalibot sa iya, kag ang basic virtue is purpose. Ano bala ang katuyuan nakon or ano ang pulos nakon sa sining nga duta nga magdetermine kung positibo mga utod ang iya perception sa kalibutan nga napahamtangan niya, then makalantaw siya iya nga conclusion nga ang palibot o kon kalibutan nga iya napahamtangan meaningful ang iya nga existence, may kabilinggan siya, may kapuslanan siya. Pero ina may mga tao kung kaisa nga vlog ko na gahambal siya kamot ni ako ano lang dira. So tungod kay wala nila mahangpan ang ila nga katuyuan nga yari sila sa sining kalibutan. One classic example sa mga students nga gitawag pala naton nga course hopping. Okay, what does it mean when you say course hopping? First semester nursing, second semester agriculture, second semester summer nag-transfer sa theology, pagka first semester sa the following school year nag-education. Nahurot pa sa course hopping siya because hindi niya gid mahibaluan kung ano gid pala ang katuyuan niya sa sining kalibutan. Naman, it goes down sa iyang 3 to 5 years nga pagkinabuhi kay may issue dira sa initiative kag guilt nga wala masettle nga nag-apekto later on sa iyang kinabuhi. Alright, kag ang existential question nga ginapamangkot sa bata, is it okay for me to be to take decision and act independently? Okay lang bala nga ako makahimo sa desisyon o kung ang akong ginikanan amo permi ang nagahimo desisyon para sa akon sang panahon nga akong edad 3 to 5 years old. Kag ang importante nga buluhaton sini sa bata matuturan, event ang hitabo nga tama kay importante in this period of growth matuturan is exploration kag paghampang. Alright. Exploration kag paghampang. So ang bata, curious siya sa mga butang nga yara sa palibot. Okay? Kag ang bata, gusto gid maghampang. Pero ang ginikanan, hindi ka sige hampang. Tulog ka. Patulogon, ginabukot sa balay. Hindi pahampangon ang bata. Pero ang bata gusto gid maghampang. So aton later on discuss na kapatid. Kag sino ang importante nga mga tao sa kabuhi niya? It's the family. All right. So ano ang buhat sing anon makontra sa initiative? Ano ang bisaya sa initiative? Ina pala hindi mo na lang tawon, hindi ka na magsugo, nakita siya sa iyang ulubrahon, wala na pasugo, ginubray na. Nagmatok-matok lang siya. All right. I think that's a good term, nagamatok-matok. Ang matumato kung kaisa, it connotes two things. Matumato in a negative sense, kag matumato as in a good sense. Healthy na siya. Pero matumato is good. It's a good translation.
So initiative. But in psychosocial, magsili kita makulturan ng initiative, it means the child acting on his or her behalf, not guided by parental figure or otherwise. What's ganun niya? Ang bata, nagahimo siya sa mga butang o panghilikoton nga wala siya ginhambalan sa iyang nanay o kung tatay, amo na siya ginatawag na nagamato-mato. Alright. Siling pagid ni Michael McMaken, ang iyong definition sa initiative, initiative enables children to make plans and set goals for themselves without fear of failure. Nga wala siya nagapang-anag-ag nga ang iyang buluhaton may kapaslawan sa unihi. Alright. So, nagamato-mato siya. Now, in this stage, atong ginhambal nga ang bata very playful. Palhampang gini ang bata. And very imaginative. Firme lang siya nag-imagine. Sila niya, maghampang ni sila. May lima ka bata, maghampang. Masiling ni siya dayon. May role-playing. Masiling siya, ako ang tatay, ikaw ang nanay, ikaw ang bata. Ay, ako ang tatay, hala, panag-ubdo. Right? Hala, panag-ubdo. Kaya nagdako siya ang tatay, pirmi lang kapanugo sa bata, nga managob. So, unconsciously, ang bata, naka-learn siya. According kay Sigmund Freud, ang bata, naka-learn siya unconsciously. Alright. So, muna nga, why siya ginhambalan niya kung tatay ka, kaya ikaw, sa isa lang role playing, kaya ikaw ang nag-act as tatay, ang imuron nga magpanugo ka, automatic na ina. Kaya, na sa ila palay, amo na ang upbringing at permiya na batian gikan sa tatay. So, kay siya ang tatay as a leader, so he has to command. Ikaw, panag-ugto. Okay. Kung ang babae naman nanay, kay ako ang nanay, ala sige ka pangugas pinggan, ha? Okay. So, amo na ang resulta mga hinigugman o tapsan. They have that real and fantasy or imaginary play hinigugman o tapsan. So, they initiate leadership role. So kung ang tatay, okay, kung ang tatay pulis, so muna siya magkulturan nga, pag dako ko, pulis kita ako. So karon mahampag kita, ako pulis, ikaw gawatan, hala talagang kaya nagsunta ka. Okay? Role playing. Ginasunod nila hinigog mga utot. And in this period, ang bata makutan gina-consider ni siya nga literal scientists. They are called literal scientists. Kaya ini mga tao, mga bata, nga mahilig bala mang kuti-kuti, mga, say for example, mga mekaniko, okay? Baklan mo na sila sang toy, kuhaan nila screwdriver, kagpang pangkakason, kagiuli. Amo na ila nga. Kaya they are learning. They are learning by doing. Because they have that inquisitive mind or they have that full sila sang imagination. So, in this way, they develop sa tawag na interpersonal skills. When we say interpersonal skills, mga hinigog, mga utod, nag-develop sila kung paano sila magpag-relate sa ilang masigbata. So, nag-develop siya. However, in this stage, ang mga bata man very aggressive. Okay. Kung may mga plano sila, kag-indi ka nila matuman ang ilang plano, ang bata maghibi, magtantrum, magligid-ligid nga ang ila gusto matuman. So very aggressive sila hinigog mga utod. Amo ni kung kaisa nga ang bata hampakon niya ang isa niya ka bata man iya kun iya nga playmate mga hinigog mga utod kun ang iya nga toy ginhilabtan kag naguba. Very aggressive because that is the result of frustration hinigog mga utod. And this stage hinigog mga kauturan ang bata may ara power struggle between the parents or the primary caregiver and the child. Kaya ato na kung asa nagigad, 18 or 19 months to 3 years old, ining bata nag-overlap sa sometimes mga kulturan ang ilang development. At this stage mga kulturan, ang bata kung tagaanin mo sang choices, yes or no, the most probable thing na ilang i-choose is no. And it is easier for them to make decision with no. Kaya ang aton brain mga kulturan dali mag-adapt sang negatibo because of our sinful nature. Okay? Now, there is the power struggle between parents and
caregiver mga hinihugma ng mga kauturan. So, gusto sang tatay nga mo himuon ang bata lain ay himuon sa akong ginsubit sa inyo sa nagligad, ang bata o ang nanay nagluto sang nagtanok sang itlog kay among ika ay kay yang ipasud-an sa bata. Sini sa bata, hindi ko magkaon sang itlog. Siguro dahil sa nanay, ay naano-ano ka man imo yung bata ka man. Ang iban gani nga bata o nasutan, ikaw nga may itlog ka pang nasutan, hindi ka magkaon. Gano'ano ka imo ya? Hindi ko na magkaon niya sang itlog. Kaya gusto ko yan nakaunong niya itlog ang pagluto. Fried. Fried gali ang iya. Gusto, hindi gala tinanok. Muna ang mga ginikanan para nga ma-evade ang power struggle sa bata in comes when it comes sa pagkaon. Ito ang uton. Ang aton sud-an subong itlog. Ano ang gusto mo nga pagluto? Tinanok? Opon linaga. Tinanok? Opon fry. Frito. So, let the child decide hindi mga uton. So, because at this stage, they display great curiosity. Very curious about the world. And very inquisitive. Pertidamo pamangkot ining bata, mga kautran. And at this stage, they can discover nga ang ila ipa salsa tagid sa ila pangunahuna inigugma nga mga ginikanan nga at this stage, hindi tanan ilang gusto, pwede na mahimo. There should be a healthy boundary nga aton nga iset inigugma nga oton. So, ang common nga issue diri na experience sa bata mga kuturan is in this stage is frustration. Okay? Inakbalang gusto nila himuon kagwa nila matuman, frustrated sila. Ano ang binisaya sa frustrated? So, say for example, labi nag-himo siya sa blocks, ginpatong-patong ang blocks. Ang isaya ka, upo diyan pa, amun yung kataas ng blocks, ang ihaya ko labot sa ikalima, ma-fall down, matambol. Hindi siya sinak makahimo. Frustrated ang bata. Naugtas ang bata. Mahibi ang bata. Kagaso nakiganas ang nanay. Ay, nagano-ano ka maghibi-hibi? Ahaw, blocks ang hindi. Hindi ka magkuhan. Mahibi-hibi ka. Or, ang bata, imula yun. Ay, nagano-ano ka man imuya. Ang imo nga, si Juan nga imuyang amigo, makahimo gani sa pagpatumpatong. Ikaw nga magulang pa saya. Hindi ka kapatumpatong. Nagano-ano ka imuya man? What kind of person? Dira ang bata kay puod, no? Magulang po ko sa iya. Imanggoda ni siya nga ang makapatong-patong sa taas sa akon. Then, gradually, ma-develop sa iya ang sense of guilt. Alright. Now, paano ang bata mahitabo sa iya ang inatawag nga ma-develop sa iya ang initiative or may ara siyang makaimo siya magpatumato, maka-idea siya sa mabutang nga makapaayo sa iya. Number one, ang bata mga kauturan, makahimo siya sa initiative sa iyang kaugalingon by way of freedom to play. Tagahaigit panahon ang bata nga maghampa. Again, 3 to 5 years old panahon inisang bata na maghampang. Amuna nga, sa preschool, it should be play is part of the curriculum. And I would suggest, hindi ko educator by profession, but based on my research, ang mga kabataan subong may ara sila experience sa katawag nga play deprived children. Wala na sila panahon maghampang physically. Kaya ang ila na ginahampangan, ara lang sa gadgets. And when a child is exposed sa gadgets, more than 1 hour mga kauturan, it can damage their brain. Okay? Makaguba sa ilang utok, kag makaguba man sa ilang mata. So, let the children play. Ano ihampang sa bata? Dira sa playground, pahampanga with other children. There is a therapy na tawag mga kautor niya, play therapy. Ina mga depressed ng mga bata, one of the intervention ang ginahimo mga kauturan sa mga therapist is play therapy. So in this stage, children spend good amount of time
to play with other kids. Pampangagi upod kay kung pampangon mo na siya upod sa ibang nga bata, nag-develop siya sa ginatawag na interpersonal skills. Okay? Interpersonal skills begin to assert their power and control over the world through directing play and other social interaction. It means, hinigog mga utod, na dream ma-develop sa bata ang yung leadership skills. Nga kung may mga tao, hindi siya maguya-huya, mag-atubang. Pero ano ba lang orientation natin? Kitaya ng mga generation X, kag mga baby boomers, yung mga generation, anong orientation natin kung may bisita sa balay? Kanto ka sa kwarto ka na bisita. Tiyan mo na, bisitahan ang dalaga, hindi mag-atubang. Kaya nga, ah, sa may bisita, ginapasulod dahil sulod mo ito ka na bisita. Na-develop sa bata na kung may bisita, manago ko. That was the long-term effect. Amo na ako kay isa, ang bata mahuya mag-atubang sa damong nga tao. Kay ara sa iya nga pangunahuna nga kung may bisita, kung may tao, manago ka. Alright? That is the long-term effect. Amo na ako kay isa nga, subukan mo, sige, kanta ka ba sa pulpit, kanta ka ba si ma'am, hindi ko maganta kay nahuya ko. Sino na sila? Well, it boils down sa edad siya nga 3 to 5. Hindi ko may bisita, anong himuunin mo? As parent. Ikaw ay manaya karoon niya nga may bisita da sa sala, exhibition ng bata, inappropriate man. Diba? Oh. Kaya hindi mga 3 to 5 kung may mga bisita, namin na exhibition nila, padayaw-dayaw, bala? Pero paano na ito na ma-settle ng isyo may inigong mga utod? So kung may bisita, hindi pagtabuga ang bata. Pasobla sa kwarto. Hindi. Pag abot sa bisita, tao ba ang bata? Anak? Ipakilala ang bata mo. Ano bata mo ni siya? Ah, sir. Amo ni si James. Ang kamagulangan ako ng bata. Amo ni si Mary. Ang ikadua. Ang ikatatlo. Si Juana. Ang ikaapat si Juano. Ang ikasiyam si Tarpulana. Pakilala. Okay, anak ha? So may bisita si Papa or si Mama. Pwede ka mo anay sa guwa matahampang kay maistorya kami isang bisita. In other words, wala ko siya gina-deprive. But sa mabutang sila nga may, nga ang bisita, hindi ka naglukan. So, makadevelop sila, or anak, kay may bisita, may ato kita dito nga Diyos, timplahan nyo, kag iserve din sa ato nga bisita. So in that way, nagadevelop siya sa social skills ang bata. Indicate niya, sulit ka mo to, kay may bisita, kabasto sa inyo. That's the way we brought up. Pasto sa inyo, nagagandagan ka mudra. Kay ang ina nga bata, nagatulo siya sa attention. Alright. So, children have their sense of initiative reinforced by being given the freedom and encouragement to play. Pahampangagit ang bata. Pahampangagit. Kay ini nga stage, most of the time should be spent in playing. Kay ang paghampang mga kaukuran is associated with brain and cognitive development sang bata. Alright. So, ako nalipay ko mga kuturan sang elementary ko, high school, as elementary ko, ara kami sa bukid, ay grabe. Grabe niya ang panganay, tigso, tigyaw. Grabe na yung ang panganay mong mapuli na sa balay, makauna, laga naman bakal balik sa sinisikulahan kay may hampang to. Oh, inter. Sabi siya mga utod, puso po mga bata, hindi ka nakita. Inter. Ano na, pastor? Grabe. Lagsanay, mga bukid pa na, tubig-tubig, kukamti, tumbapatis. Wala pa kayo ng hampang. Mga tumbapatis, iba nila na kakilala ng tumbapatis. Natumba na lang ang patis sa kusina. Ang mga ilalang na insindihan. Oh, diba? Tumbapatis, huwag ka makilala ng tumbapatis ay. Ang kilala pa. Ang hampang pa. Sa proses sudat, sa mga subdivision, they don't enjoy that. Sa mga bukid-bukid, arap pa na kung masigali sa amo dito sa Sipangay, sa bukid-bukid, in not so much nga ginahampang na ini ng mga basagas gan kalsada. Why na? So, this time, encourage your children to play because
during sa play to begin to take initiative and developing their leadership skills. Hindi lamang ang cognitive, ang ilang psychomotor ma-develop mga kauturan, ang ilang balance, ilang lawas ma-develop, ma-develop pa sila ang ilang leadership skills nila kinigog mga utod. And that, children have their sense of initiative reinforced by giving freedom and encouraged to play. May ara research mga kauturan na ginhimo, ini nga research, igin mga 5 weeks old ang mga ilaga. So ang ilaga nga way ginpahampang nila, may ara sa control group kag uncontrolled group. So ang control group way nila ginpahampang, ang uncontrolled group ginpahampang nila. Vice versa. So ang control group ginpahampang nila, ang uncontrolled group ay ano nila. So, wala nila, ang isang grupo wala nila ginpahampang, ang isang rigoros ang paghampang. So, sa paghampang sa mga scientists, ilan nakitaan nga pagkatapos, they can easily recognize ang ilang enemy na milaga. Pero itong huaya static, wala yan naghahampang, wala lagi nagigiho, hindi sila makarecognize ang ilang enemy. So, but saka there was no development sa ilang brain tinigugma ng mga utol. So, play deprived children, amoy yung mga tao nga very reactive. Very reactive, kaya wala ma-develop ang interpersonal skills kung paano sila pala mag-deal sa relational problem sa isa kag isa. They don't have that ability, that's why they are explosive. And, ini nag-aamat-amat develop sa bata ang ginatawag nga depression. Depression. Ang muna karon mga utod, based sa research nga mga one-third sa population sa Pilipinas nag-suffer sa depression, mga kauturan, labi na gid ang kabataan kaya they don't have interaction sa eskwelahan kag sa sulod sa balay through play. Ano sa mong atong curriculum? Talagsa na ikukita nga nag-recess ang bata kag naghampang. Talagsa na ikukita nga ang bata sa recess naghampang. Ang ako makitaan kung mag-recess ang bata nagahampang sa ML. Why physical activity? Damay ng time. Usang una sa among pirte. Sa isang oras. Oh, grabe ito nga hampanganay sa among sa una. Alas 4. O tapos sa klase. Ang flag retreat, alas 5. So 4 to 5, hampang. Ay, subong yung mga utod. Lain na pagka... pagkatapos sa klase, pululi ang mga kabataan. They don't have interaction anymore sa sunod sa eskwelahan. Good life, mga kauturan. So, muna ang depression nag-rise mga inigong mga utod. So, in contrast, play saturated children to have more resilience. But sige noon nga, ang bata nga sa gamay siya, damo siya, nag-spend siya more time sa paghampang. Kung may mga problema, dali na siya makakope. Dali na siya makakope. May ara siyang resiliency. So, kay suno sa research sa United Nations, play equals learning. Right? Play equals learning. So, play should be infused into the education system because it makes learning joyful at school and to a source of reward, not a punishment. Amuna ko kaisa na doang bata hindi na magkadto sa eskwelahan kay nga aman mudyol na lang mudyol halta pertika taxing damo sang buluhaton ha kapuya na ang bata eskwela pero kon tagaan ato sa curriculum eksperimento niyo bla ma'am 1 hour ang bata pahampanga sa inyong playground and then make a study ang ilang academic performance make it a 1 year na experiment 1 hour pampangon ang bata. Butanggit sa inyong curriculum, physical activity, and then the following year, inyong bata, balik sa normal nga, wala hampang, and then try to see the effect. And with that, you can make a good suggestion ang inyo dira sa, ano nang tawag sa Mursa? Mapsi. Then, with that, nga, inyong experimental research, you can attract more students sa ina curriculum ma-integrate based sa inyong experiment or research. Above normal.
Alright. Now, how children take initiative? Number one, mga utod, is encourage freedom to play. Okay. Number two, make plans of activities with their playmates. Allow your children to make a schedule for their activities. So, boss, anak, ano naman ang inyong hampangon? Ano naman himuon mo sa mga playmates? So, amun himuon. And then, when they make plans, they set rules. Sila pa na maghimusang mga rules sila na hampang, and they will choose rules kung sino ang leader, kag sino ang follower. So, they make decisions who are the leaders and who are the followers. So, diri makita nimo ang bata nga, ini nga bata, may gift of leadership gini siya. Ini siya nga bata, ay very supportive gini siya. Follower ni siya. He is a good follower. And a good follower is a good leader. So, dira mga kuturang. So, number one, allow the child to play. Freedom to play. That's the best thing you can do sa nga ma-develop nga may initiative ang bata. Kay with that, damo ang nagkalatabo sa iyang development. Number three, doing role-playing to a certain limit. Boxing nga nun, hinigog mga utod, nga sa siningat panahon, ang bata, magsiling siya nga, Nay, gusto ko yan nga mag-doktor. Oh. Magsiling sa bata nga, gusto ko yan mag-doktor. Ano ang reaksyon sa ginikanan? Mahal. Two things. Madoktor ka? Agun ang kapaslawayon sa imo? Madoktor ka? Tabo man? Diba? Or, ay, madoktor ka? Amo ni kapigado sa ato? Madoktor ka? Ano-ano ka man imo yaman? Diin ka nakatangla, kabituon, nga amo niya maginapang pangmitlang? Again, in this stage, ang bata, very ang active ang iyang imagination. In that way, ang bata, masin siya, ay, napigado kami, di man lang gabi kayo napigado. So, ginsuppress ang iyang future nga goal. Pero kung ikaw nanay, facilitate, ay anak, bo, salamat din. Nga may ara, paigi ko anak, nga may ara ka nga gusto nga mag-doktor din. Sige anak, panikuhaan ta na, pangamuyuan ta na, nga ang imong handog nga mga doktor kagid. Kay kung ikaw anak, makadoktor, ikaw gid ang number one nga doktor sa aton nga lahi-linahi. Oh, so, ay, grabe ito ni. Maayo ginigil ako nanay, kay biskan ka amunin, amun ka pika doon, siling niya, pero may support gid. So, maninguha ko nga, mag-doktor gid. Tapos naman sa bang mag-doktor? Tapos lang, kato ka sa DUST, paskulahan ka sa gobyerno, tagaan ka pa allowance. Kay, shortage kita sa mga medical doctor subo. Shortage kita. So, role-playing. So, kung ang bata, masinig siya nga, gusto ko nga mag-doktor, backlist ang mga hampanganan. Stethoscope. Ako na. Stethoscope. Ako na ang inang i-backlist to facilitate. Okay? So, going role-playing to a certain limit. Alright. Pero, sinisa, ti, sa pagka-doktor, ano mong gusto nga pagka-doktor? Sinisa, gusto ko mag-surgeon. Ti, ano mong gusto doktor sa mga surgeon? Manghiwa, amuli pala tayo pa. Ako lang si Mangkon ko, kaya akong doktor. So, may certain limit. Certain limit. Kaya, dangerous na sa mong, okay? So, dangerous. So, number four, helping adults in their activity. Ini mga bata, amo ni panahon nga kung nag-aobra ang ginikanan, amo man to magpalapit-lapit sila kag mag-ubra. Si for example, ang nanay nagapanglaba, o pwede gitong panglaba, gadali ito ang nanay panglaba, kay maluto, anong abot na si tatay, napakatig ang supang laba. Nagkanto ang bata, 3 years old, mangkwan man to, magkwa mo to sila, mag-laba. Ay, kasabad sa imo, gadali ka, usik-usik ka lang sa tubig, kag sa hapon nga kamahadaan, subong kay COVID, subong ko kamahal sa hapon, wala pata sa kwarta, kasabad sa lakato. Okay? Sabay-sabay ang bata. So, madidilok, ano ko din sa balay gali? Anong purpose ko din eh? Magsinabad-sabad? So, na-develop sa iya ang sense of guilt nga wala siya sa ano? Kapuslanan. Ang na-impress siya nga, siya sa lawayon, siya bad. Nga person. Okay?
Now, kung kaisa, ang pag-offer sang bata sang iyang niya help, it seems illogical, unreasonable sa mga ginikanan. But let's be patient, hinigugma nga mga ginikanan. Kaya in this way, siya nag-explore sang kalibutan. So, helping adults in their activity. Sige pa, pa na lang, pabuliga lang. Ang hampar ko sa inyo, kung 3 years old, 5 years old, hindi pagpalabas ang t-shirt o itong panyo, sulita lang. Okay? Kay ina siya, makadevelop siya iya nga, may arat siya gali nga, initiative later on. So, begin to assert control and power over environment by taking initiative, by planning activities. So, kung may arat ka mo plano nga mag-outing, tawag ang bata, okay, may outing kita, diin gusto niyo makadto. Include them. At least makitaan nga may arang sila nga part sa sunod sa panimalay and part sila sa decision-making process. Number 5 is assign menial responsibilities. So 3 to 5, ang bata i-assign na siya kung ano ang iya nga bulatong sa balay. So, kung 5 years old, sige anak, tudluan ta ka nga, ang imo lang anay kwarto, ikaw na paligligra ha. Okay. Amo ni manilig, tudluan ang bata sa ginagmay nga mga buluhaton, kagkon depende sa age nga, iya nga masarangan, gadako ang iya nga responsibilidad. And it turn out ina nga bata sa ulihi, nga magkanto siya sa ibang nga balay, kung may arahig ko, ini na siya nga magtungko lang na taon ng higko, automatic na sa iya, makuha sa silig, kagpunibig sa balay, nga hindi iya, balay, kay na-develop ng initiative sa iya sa ila balay, sanggamay pa siya. Okay? So in other words, ang bata, mahimo siyang blessing sa iban nga balay, hindi kay kung magkatoto sa iban nga balay, mahulat lang iya nga agahon magkaon, nga maski gani mahugas pinggan, hindi siya mahugas pinggan. Kay wala sila ma- tuduan sa sinaamabutan sa agamay pa sila sa ilang panimalay. So, giving a young child chores is another helpful way to channel child's initiative and help communicate that a child has purpose in the world and in his family. Number 6, allowing the child to explore the world to a certain limit. Okay. Emphasize na dili sa kalibutan may aragid limitasyon. Okay, may aragid limitasyon. Kagkun may ara sila nga hindi mahimo, we have to accept it without feeling being guilty. So, it is very crucial on this stage that caregiver encourage children to be explorative in a certain degree in order to facilitate appropriate choices. So, explore the world. Say for example, sila siya nga, gusto ko kay Balo mag-operate sang oven. Okay, so ang oven, dangerous siya. Pero ina siya nga dangerous nga for a child, ages 3 to 5, it could turn be a blessing kung imo siya nga tudluan in a proper way sa paggamit sila. It will create creativity sa iya yung mga oven. So they try to learn and explore new things by themselves as means of developing ambition and direction. Kung sige nga, by doing so, mga utod, they have that tinatawag na cognitive map of what they will become. Okay? Nag-develop sa ilasang direction silang kabuhi. I can still remember ang akong bata, yung subang siling niya pa gusto ko gid nga mag-doktor. Oh, gusto ka mag-doktor? Okay. So, ano ang imo nga klase specialized ka doktor? Sila niya, maging neurosurgeon ko. Oh, hindi na sila ko grabe. Hindi na basta-basta. Sila ko, okay. So, kaya sila niya, mag-neurosurgeon siya. Mag-doktor siya. So, sila ko, backlay sa mga stethoscope. Ate, amuna, stethoscope. Eh. So, one man siya, inang butang-butang man siya sa stethoscope siya nga liog. Katumas siya manghul, kamuha-muha mo na siya. Pagkutang-mutang niya. At sa subong, amugi ako ng mindset niya. Gusto ko gigiya pa mag-doktor. Ano nga pag-doktor? Sila niya, huwag isang ka-change ba? Sila niya, guro.
neurosurgeon ko or mag cardiologist or kung mag-psychiatrist. Hindi ko, okay. So when kung mag-psychiatrist ka, ikaw sa medicine nga area, kami ni mama mo sa behavioral, muling amon nga major. So isa lang taka clinic. So pero depende sa imo ba. Na-facilitate. So muna nga medyo alarma na kami. Kung diin mangita kwarta nga, mas kila sa ina, may madoktor ang isa. Gusto ko man niya pa mag-pidya. Mau pidya? Puro si Dr. Pidya. Nagtaon talaga niya kung ano din ang final outcome sila. But they try to learn and explore new things by themselves. They have that, through that, they can have that cognitive backup of what they will become. So allow that child to make mistakes at times. So, kung ang bata, mag-insist niya, because there is a power struggle, mag-insist niya, amo gina-ako ni mo on, so allow the child to make mistakes. Kaya kung makahimo siya sa mistakes, then explain to that child. Now, because I explained to you the possible outcome, alam tawa, amo gina ang natabo. So it's sometimes you better listen and consider some of the suggestions sa mga tao na may experience na. So parents' job simply to point of mistakes and solution for next time, make sure mistakes are corrected but are not considered as bad. So kung ang bata nakay mo mistakes, anak, it's okay to make mistakes. Okay lang din iyang makasayop ikaw because part of growing up. Part of growth na siya. So avoid being a child rescuer or savior all the time. So kung nakita ni mo itong bata na doon, hindi mo ang iyang paghimo, ay, hindi anak, ako ang paggrahasin na. Ay, hindi ka kabalo kay basi. Kung magugas ka roon pinggan, maguka ang pinggan. So kung makita mo nga, hindi pa siya kapasit kabalo, don't have the capacity to wash ang plates nga maguka, bakal ka sa pinggan nga plastic. Parang paghugas niya, hindi mabuka. Kung mabuka, at least hindi tama kamahal. Sa kurel na karoon ay mapaugasan, nga pagbuka niya, tag-inyintos ang bilog. So, it incur lots of money. However, there should be a balance between guilt and initiative because initiative without guilt can be harmful to others. Okay? Guilt without initiative can cause a child to withdraw from others. So a child interrupting you, kabi ko istorya ka muna, kung ang bata na mangkot sa imo, wala nagpa-excuse. So in that way, let that child realize na yung himo has negative impact to the society nga makabatsyan siya sa guilt, feeling of guilt. In that way, maka-realize siya na ang feeling of guilt gali, sometimes, help the child to become honest and respectful. Okay? Healthy kind of guilt. There should be a balance. Now, how to help our child, parents, how to help our children to develop in the stage, in a fuller development sa sining stage. Number one, give them opportunities for play, free play with other children. Pampangagid. Okay? Pampangagid ang bata. Give them emotional space to take initiative. May isa kung may napilas siya, pagkapilas niya, bulungon mo, hindi sa gusto nga siya kamabulong kaysa kamabulong, o ari, bitaday, ara ang goods, o sige, ikaw treat sa imang pagkalingon, hindi nga ikaw lang talang savior. In that way, ang bata, may ara siya nga ma-develop siya, I can do something for myself. Hindi lang magsabi. Kaya kung ang bata, pirmi na natong gina-rescue, later on, they will become dependent. Independent sa ibang na tao. May kilala ko mga kulturan nga, a very independent. Nga, maski may pamilya na siya, dito pagyapon mga ayok sa utod sa bana niya, sa sinunang pangaliwaan niya, totally dependent mga utod sa ibang na tao. Now, avoid shaming them for mistakes they make them when they initiate play. Listen to their reasons to correct them gently but firmly if you need to do so. Let them the moment pass. Kasi nga nun mga utod, hindi pagpakawi ang bata kung na
presenter gid siya nga siya ang mamalansa. 5 years old gusto gid siya, ako ba pa mamalansa? Okay mamalansa. Kag nasunog, hindi pag akigi ang bata. Pagpasuga-tuga ka sa ikaw gid presenter kag gid ikaw mamalansa na to ra. Kundi nasunog ang bayo. So next time ang bata hindi na mag initiate sa any activity sa pagbulig sa imo. Pero kung nasunog, nasunog nak, no? Amang inanak, sa kalibutan na arat mag-iit nga masunog mag-ina. So, susunod, amulan din ako, gamay-gamayon ta lang ang pamala. Inayon ta lang, pagkamayon ta lang ang may 1 to 5 man na siya. Ibutan mo lang sa 1 concept lang. Ibutan mo lang sa nga below 1. Para nga mainitigit, kaya hindi ka masunog. Kung nakigyan mo na siya, next time masunog mo nga. Kwanto ina ang pamlansa? Eh, hindi ko yung mamlansa, yung masunog pa lang na. O, okay, gigal mo naman ko. O, hindi na siya mamlansa. Pero kung namlansa, nasunog, kung akig ka, hindi ka na yung mag-confront sa iya. Diba, si Mato Kapano, bla? I keep your cool, anay. Ah, sige, sige na. Sige. Next time na ka, amuli. Amuna, tuluan lang. Okay. Show them what they say and do is important to you. Pamati. Avoid criticizing or trying to control them. Accept them unconditionally for who they are, even when you can't accept the decision they made. Don't let your child questions upset or annoy you. Instead, let them know you are happy and interested in their learning. Be a role model for a healthy balance between guilt and initiative. So what is guilt? Guilt, mga upad, according to Eric Erikson, it refers to a sense of fear on the child that what they want to do is always wrong. Ano na ang guilt? Anong bisaya sa guilt? Konsensya. Isunili mo siya sa konsensya. Pwede na lang balatsya kung nga doon makasagyot ka. Doon mahuyak ka. Something like that. It is the repression of the parents or caregiver through criticism and control of the child initiative of doing things. Amun ang guilt. So, paano ang bata maka-develop sa guilt sa ikumulingon? Number one, if we always criticize and control lo naton ang bata. Okay? Guilt is developed when children initiative is criticized or always control of what to do. Ay, hindi na mo, amun yung paghimo. So, control, pirmi control. In classic example, naghampang ang bata. Sali nga, mahampang-hampang ta, di ba? Mahampang ta. So, mahimo kita sa ginatawag nga mud pie. Ano galing a pie? Pie nga nahimo sa? Luta. Luta. Oh, sali nga. Okay, naghimo siya. Hindalan siya kay nanay niya, nabulingit siya sa lunay. So pag napot ito sa bahay, hatag niya kay mama niya, Mami, I have a mud pie for you. Ano reaksyon sa nanay? Nano ka? Huwag ka kabalong, kabudlay, subong mang laba. Daro ko na ba kayang mangod pa, nagkakamuskon pa sa lampin, na ikaw nagpasaway-saway ka pa, nga nag-ara ka pa, nga nagampang-apang sa buta, nga baw ka higkot agay sa nabito. Ay, no, nagkanagan, kung ano ka man yung mga bata. Ang ubra mo ng pinigin na pasaway, nagadugang ka lang sa kabudlayan sa balay. Kaya ang bata sa niya, I will make mud pie for my mom, but she was not happy that I got mud all over my pants. I will not make another mud pie for her. Pero kung ang nanay, pag-abot itong mud pie, oh, very creative ang bata na kung ba nakahimo siya sa mud pie. Sabi niya, I will make another mud pie for my mom. Kaya wala ako si Akiga. Anak, you are very creative kaya naghimo ka mud pie. Pero anak, pwede nga maghimo ka mud pie sa liwat inang take care ka nga hindi gid mahikuan maayo imo nga bayo. Alright? So it's another play of words. You did not curtail ang bata in imagination and creativity in that point. So, avoid criticizing and controlling your child. If the children are always being put down of their initiative, they may feel ashamed of themselves and become overly dependent upon others for help.
So children who experience guilt and instead interpret mistakes as a sign of personal failure and may be left with a sense that they are bad. So inform that child it's okay to make mistakes, an inevitable part of life. Number two, suppress child inquisitiveness. Ining bata, pirtigid mamangkot. Tikon ang ido mapatay, din makanto ang ido. Tikon kita yung papapataya pa, din makanto ang tao. Ano ka mga question? Paano mo kami paginhimo? Okay, ito mga sabak. Da. Big Bang Theory. Pas. And it was asked sa amon nga kinapanganay, paano mo kami paginhimo? Asa na tina ako mangkot? I think we were still in Bacolod at the time. Kaya ano ikuan ko? Ay sabat kung isasakto gini. Physiologically, sabat kung isya. Ngayon ko anak, ikaw may vagina. Klaro ba ng istorya? Ang babae may vagina. Ang lalaki may penis. So, ang penis ni papa gini-insert sa kay mama. May fluid ginagawa, amuna siya ginatawag nga, ano natawag siya? Semen. Dira, nagadala siya sa sperm. Kag si mama mo, nagpagwak man siya sa iyang egg. So, ang sperm na nabungguanay. Out of millions na nabungguan, nagbunggo sa egg, isa lang din ang nakasurvive, and it was you. So, amuna ang pinakakusog na sperm ni papa na nabunggo dito sa egg ni mama, nga napinitrate, nabuka niya dito, and it is you. Okay? Pero inaanak ang pag-insert sa penis, sa vagina, sa babae, ginahimo na gina siya kung mag-asawa na. E pa-instill na siya. Subong, kay bata ka pa, ang makahikap sina, pwede pa ko kahikap. Pero kung magdako ka na, why na gina sa makahikap, hindi na ko sina maghikap, si mama mo hindi na maghikap, imo boyfriend makahikap, ang makahikap sina sunod sa iyo, ang imo nga ba na? So tapos na kasama. Insilihan mo anak, ang muna ka sa grado anak. So, give them the right answer. Hindi ka maguya-uya. Ano sa ato niya? Na? Wala po tanda sa description mo na. Ano siya? Ah, kay babae ka. Ina siya? Flower. Hindi kay kamalaki. Bird. Ang ato sa eskwilahan. Class, our lesson for today is simple English. Flowers has petals. Nasaan na sila yung bata? Ilang petals. Then ba sila yung analaki? Bird. Has wings and it can fly. Sino isang bata ng lalaki? Sino ang wings? Wala pa niya. So you are giving a wrong information. Wrong education sa bata. So, ang ilang inquisitiveness, make it nga, ang ilang question should be answered accordingly. Because they will understand some right information. Okay? So sometimes, ay kasabad sa imo, damo ka kamangkot na kasabad sa imo. Then it will create what? A guilt sa ila. And they are charged as sabad-sabad kin may kalangga kamangkot. Number three, depriving menial responsibility. Children who are over-directed by adults may struggle to develop sense of initiative and confidence in their own abilities. Children who experience guilt will instead interpret mistakes as a sign of personal failure and be left with a sense that they are bad. Dila ko po ito mga utod. We will study next Saturday about the theological foundation of initiative.